Speed Tuner Groove Bell. Yun yung kukunin natin kila M ngayon. Meron na raw siyang stock. Dalawang pang ADB kasi yung sinabi ko sa kanya na kukunin ko. Bali swap siya sa stock bell ng ADB ko. Saka yung kay Click. Yan, kay Click binaklas ko na yung kay ADB to. Gamit ko pa nakakabit. Pero isuswap natin. Babaklasin natin mamaya doon. Doon ko na lang din pakita sa inyo. Ipapalit natin na groove bell. Fine thread yon, yung groove niya. Manipis lang siya. Tapos tarang natin kung meron na yung pulley. Meron kasi siyang binanggit na pulley sa akin na papatry daw niya. Pang Honda Click. Lando raw RPM drop. Yan yung kalkal pulley. Tarang na lang natin doon kung meron na. Pagka wala pa, yung bell na lang muna yung kabit natin. Dito yung kila M. Yung shop ni M sa tapat ng Jumbo Genra. Ito yung Jumbo Genra, tapat ng KFC. Tapos kanan tayo dito sa kanto. Ito. Yan o. Yan. Shop ni M. Musta bro? Diyan ba si M? Ano papagawa sa sakyan? Ito na yung bell na ano, swap natin sa stock. Yan, dalawa siya pang ADB. Ito kay ADB, itong isa kay Click ko ilalagay. Pang ADB yan parehas. Groove yan. Fine thread, no? Fine thread groove. Tapos ito yung papatry sa akin ni M na bagong pulley ng pang Click din. Yan, stock kalkal. Na meron na siyang ano, CNC na tatak, speed tuner. Yan, iba na daw yung profile nito. So, try natin to kay Click din. Ito yung shop name. Yan, yung mga parts na meron. Mga belt, pang Yamaha. Yan, yung mga brake pads din. Air filter, Yamaha, tsaka Honda. Super oil na lang is. 10W40. Tsaka gear oil. Ito yung mga, yan, edge pipe meron din. Yan, mga pulley, tsaka bell. Meron ding wing bell. Ayan o, ito, wing bell. Ito pala yung ano, yung stock natin kay Click na bell. Ayan. Yung sinwap natin, papapang ADB na para mas mabigat. Eh, magneto din, meron. Ayan o. Kalkal torque drive to, no? Oo. Oh, ayan o. Hindi na nila magagaya kasi. Mm-hmm. Kasi, ginagaya, tapos sasabihin nila. Speed tuner daw. Oo nga, no? Meron ng tatak. CNC na tatak. Maganda yung pagkakaano. Hindi siya abot dun sa lagayan ng o-ring, no? Oh, sakto. Yan, swap na pulley. Ito. Yan, pagkaano, message nyo lang si M. Lagay ko yung link ng Facebook niya. Ang swap ng pulley ay ganun pa rin, 850. Oh. Tapos yung bell na groove, swap, 550. Powder coated, tapos. Kung walang available na powder coat, 350. Ayan, dami pa, oh. Tsaka mga spring pala, meron na bola. Ayan. Spring, bola. Ayan, message nyo lang si M. Pag, wala si M ngayon eh, nagpapagawa daw ng sasakyan. Bro, salamat ah. Okay. Top speed na sa Mega Dike. Yeah. Yun, okay na. Nakuha na natin yung bell. Tsaka yung pulley, doon na pala yung pulley. Wala nga lang si M, nagpapagawa doon sa sasakyan. Hindi natin yung puhan si M. Pero yun yung shop niya. Speed Tuner, Sindalan. M-Works Speed Tuner, Pampanga. Sa Sindalan. Pasabahin na lang natin ikakabit yung bell na may groove kay ADB. Tapos i-test ride na lang ulit natin. Idaan ko na lang daw eh pagkana para hindi na kami magbabaklas. Kasi mainit pa si ADB. Para hindi na raw ako mabala. So balikan ko na lang kayo pag nasa bahay na ako. Tapos saka natin ikabit yung bell. Kay Click tsaka kay ADB. Nakabit natin yung dalawang groove na bell.
Ito yung speed tuner natin na fine thread groove. Na para siya pang ADV, pero yung isa kay click ko ilalagay para mas mabigat. Kasi nga naggaan ako ng ano doon, ng lining. Pag gusto ko mas mabigat para mas dumadulo siya, may pukol sa dulo. Yan, nakaano siya. Powder coat na black. Tapos ang groove niya is fine thread. So yung thread type para siyang ano, alam niya yung sa screw. Yung ganon-ganon na screw. Yung guhit niya na thread, or yung groove niya, parang ganon-ganon din siya. So pag pumakad na siya sa lining, pag na lumapat na, na-breakin na. Para siyang dalawang screw na magdidikit na ganon. Kaya maganda yung kapit niya. And malalesson yung chance mag-dragging, yung slide. Yung purpose ng fine thread groove. Yung fine thread na ganito, ang nakita ko na meron itong ganitong stylist. Yung sa Malossi tsaka sa Pulini na aftermarket na bell nila. May groove na ganito, fine thread. Ito palang thread na to, hindi rin to habang buhay na meron. Nauubos din yan katagalan. Pero matagal naman daw bago maubos. Kasi manipis lang yung groove niya. Pwede nyo naman ulit ipare-groove yan kay speed tuner kung gusto nyo. Kaya na bura na yung groove nyo sa katagalan. Kasi siguro magdedepende rin sa lining na ikakabit nyo. Kung matigas yung lining, mas mabilis siyang mabubura. Pero kung nasa medium lang yung tigas ng lining nyo, tagal yan bago maubos. Ang 350 yung pare-groove sa speed tuner. Pwede nyo dalhin yung bell nyo. Tapos yung ganito na swap nga daw, na meron ng pintura, powder coat, 550 pesos. Swap dun sa bell nyo, na stock. Ngayon na natin kapito kay click natin. Gamit kong lining dito, yung Gecko lining. Pulley set ko is yung speed tuner na version 2, pang click. Stock springs, tapos 11 grams na bola. Yan, pang ADV na yung bell natin, so mas mabigat na siya. Yung click kasi ano eh, malalaki yung maraming butas dito kaya mas magaan yun. Nagayin natin itong washer tsaka nut. Tapos yung bell and clutch holder, gamitin natin. Tutork natin ito ng tama, para sakto lang. 49 newton meters, 19mm. Gamit ko yung Flyman na torque wrench ko. Never pa naman kong malas to sa set na ginagawa ko na higpit niya. Ayan, okay na. Lapatin na lang din natin yan, yung kay click, para maganda na yung kapit nya paglapat na sila parehas. Higpit naman natin yung mga bolts nito. Ito gamit ko Flytech na torque wrench na 1/4, meron akong adapter 1/4 to 1/2 plus 8mm, 7 newton meters lang ang hinihigpit ko dito. Oop, yeah. Okay na. Ito yung stock bell ni ADV. Same lang yan. Pang ADV kasi talaga to. Difference lang nila is may powder coat to, tsaka merong thread type na groove. Ito wala, makinis lang. Ito yung stock. Ito yung swap natin dito. Itidadaan ko pa to kay M pagbalik ko doon. Yan, medyo kita. Yan, ilalim dito. Yan yung groove niya. Manipis lang. Ito pala yung clutch line na gamit natin, yung Gecko, galing kay JC. Hindi pa siya lumalapat lahat. Oh. Ito pala ang lumalapat. Sign kasi nalapat yan, pag lahat yan madumi. Ibig sabihin nalapat lahat sa bell. Nisa ko lang ito ng konti siguro. Tapos kabit na natin yung groove bell ng speed tuner. Alcohol or degreaser. Tapos punasan nyo lang ng tissue. Yan o. Tatanggal na yung dumi nyan. Yan, alisan ko na yung Gecko lining natin. Yan. Stock latch plate, Gecko lining. Kabitin natin.
groove bell natin. Washer at nut. Clutch bell holder. Torque wrench 49 Newton meters, 19 mm. Off natin yung HSTC pala. Rev natin. Ano kaya, nakabit na natin itong groove bell natin. Ito, down ko na lang ito kay M. Gamit ko pa ng pulley dito, yung pa rin yung ECU Tech na pulley set. Tapos ang bola ko is straight 15 grams, GY6, 1200 RPM, center spring. Tapos the rest, stock na. Bit ko na lang yung cover nito. So same din, 7 Newton meters, gamit natin itong maliit na torque wrench. Tapos yung review, siguro pag uwi ko galing Laguna. Uwi kasi ako sa Sabado ng Laguna. So pag uwi ko, doon na lang siya bibigyan ng review. Itong bell natin na bago na naka-regroove. Para mapakaramdaman ko rin yung ano niya, performance niya. Tsaka para ma-break in natin, para mapalapat natin siya dun sa lining. Papakat pa kasi yan talaga sa lining. Magmamatch siya yung kada dikit niya. Pag pumakat na yon, so yun, break in na. Maganda na yung kapit niya. Mabibreak in ko muna to sa Laguna. Tapos pag uwi sa ako, bigyan ng review. Oh, so far, yung una kong nakaramdaman nung una kong ginamit siya, ayaw pa niya akong kumagat kasi nga pumapondo pa siya ng ano eh, ng pakat. So medyo dragging ng konti, parang pag low speed. Teka, pakita ko sa inyo. Sabi tayo. Pag low speed, bawa traffic, ganyan. Parang ayaw niya kumagat, parang nadulas, ang lakas ng vibrate niya, ganyan. Kita nyo, ayaw, konti na lang ang vibrate ngayon. Medyo pumakat na siguro. Yan, yan, yan. Noona talaga, sobrang lakas, nanginginig. Ang lakas ng vibrate. O, ganun pala sa una. Ngayon, nabawasan na siya. Although, feeling ko, hindi pa ito lapat na lapat talaga. Yan. Yan, yung ganun vibrate. Sobrang lakas ng una nun. Parang dumudulas pa siya. Ngayon, konti na lang. Bali, ang nabiyahe ko na ay siguro na sa 300 kilometers na. Gamit itong bell groove na to. Pero once na kumapit naman na siya, rekta na, wala nang ano, wala nang vibration. Kasi nga kapit na yun eh. Pagka nakabuelo na, yan, ganyan. Sa siguro 20 pataas, wala na, dire-diretso na. Tsaka pag binabalik mo yung throttle, yan, ganyan. Wala. Tapos pag tin-throttle mo ulit, walang vibration na. Mas kapit na siya. Feeling ko kailangan pa itong i-break in para talagang mawala yung dragging niya sa una. Pag una under mo, kailangan pa nating palapating maigi para kapit na kapit talaga siya, hindi na siya magdadragi. Pero so far, yun nga, nabawasan na siya. Although meron pa rin konting-konti na lang, pero not unlike nung una na nakangatal talaga kaya kumagat. Eh gano'n naman talaga kasiguro pagka-groove. Kasi nga kailangan niyang kainin ng konti yung lining para siya pumantay or para siya mag-match. Yan. Pero okay naman ang performance sa biyahe ko ngayon. Ilan talaga pag low speed. Lalo nung dumaan ako nung ano, na Maynila, na medyo dikit-dikit yung mga sasakyan, stop and go. Nakaumay gamitin pagka ganun, para katal lang katal yung motor mo. Pero sa una lang, ngayon wala na eh. Pinapakita ko sa inyo kanina, lakas talaga nung una. Palalapatin ko na lang talaga itong maigi, para maganda yung kapit. Banking muna tayo dito, marilaki ito eh. Yan, pauwi na akong Pampanga, galing akong Laguna eh. Ano, okay naman yung ano natin. Groove. Pag-rektahan na, okay na siya. Parang nadulas. Lalo pa siguro pag na-break in to, no? Lapat na lapat. Ito na yung lining natin. Ayan, Gecko. Nalinisan ko na. Ayan, meron siyang konting guhit-guhit. Pag kinakapa ko siyang paganto, ramdam ko na medyo meron na kain. Na parang ganun-ganun nga. Pero pag paganto, parang hindi mapansin eh. Parang makinis pa rin. Na, siguro dahil din sa lining, siguro nasa medium compound yung lining na to. Pero parang mas matigas siya ng konti sa stock eh.
Sa mga sa mga napanood ko na gumamit ng speed tuner na tread type na bell, parang mas malalim yung kain kapag stock lining yung gamit nila. Parang mas kita mo. Hindi gaano eh. Pero wala na siyang dragging. Parang kapit na siya. Gagaya ng unang lakas talaga ng dragging. Parang break in pa. Yung bell natin yan medyo kinakalawang ng konti. Medyo may kalawang. Pwede naman gamitan niya ng turco para matanggal yung mga kalawang na yan. Rust converter. Nabili na lang siguro ako nun. Yan, okay naman, meron pa rin naman siyang thread. Yan, kita ba? Yan, meron pa rin. May siya nabura. So maganda na yung kapit niya ngayon kasi nga wala yung dragging eh. Wala na siyang dragging talaga. Hindi na nag-slide pagka sa low speed. Lalo pag from stop ka, tapos lalo pag may angkas ka. Doon mas naramdaman yun eh. Pero ito nawala na. More or less 1,000 kilometers na yung naitakbo. Yan, ikinabit ko nga itong thread type na bell ng speed tuner. Nakabit ko na lang ulit to lining siya itong bell, tapos final review na tayo ng speed tuner thread type bell. Aho na na. Hey, basic yan. Ano? Mega deck. Hindi siya ang part to. Ah, sa buka na lang. Buka na lang. Morning! Final review na tayo nitong ano natin. Speed tuner thread type groove. So, nung binuksan natin, okay naman yung lining. Alos wala nga bawas eh. Magkano konting-konti lang. So, okay siya, hindi siya malakas kumain ng lining. Tapos yung bell natin, medyo may kalawang ng konti, no? Bilang ko na lang siguro na turko. Gamit ako ng turko para makala ng kalawang. Siguro na nailusong ko yun sa baha. Or nung naglago na ako, kasi nag-uulan nun eh, lakas ng ulan. Baka medyo napasok yung CVT. Kaya siya kinalawang. Grabe yung lakas ng dragging nung sa Clark tayo ng una. Yung nag-activate yung HSTC. Oh, pag nakarangkada ako noon, nung unang kabit ah, nung unang gamit namin ni OBR. Eh, ba't ganun, nag-ano yung HSTC? Yung pala dahil ano, kaya kumapit. Tapos bigla siyang kakapit, kaya parang na-sense nung ECU, kaya nag-activate yung HSTC. Yan ngayon, wala na. Kahit from dead stop, kahit angkas ko si OBR, wala na talaga, sinulang dragging. Zero. Na kahit tanong nyo kay OBR, OBR, may dragging pa ba? Kahit from zero? Okay. Ha? Malay na. Di ba sabihin nila, nanloloko lang ako. Pero okay na yung lining natin sa bell. Sa groove ng bell. Kumbaga match na siya, nakalapat na. Maganda na yung performance niya. Sa ramdam ko yung kapit niya pagka high speed, wala talagang dulas, hindi siya dumudulas. Although sa stock, hindi ko naman nararamdaman na dumudulas. Siguro kapag lang sobrang dumi na, yung mga instances na dumudulas pag high speed. Yun di kasi kagandahan pag naka-groove bell ka. Pag kapit na kapit yan, hindi siya dudulas pag high speed. So walang tapon yung power na binibigay ng makina. Kaya maganda yung takbo mo sa dulo. Walang slip. Bumbo yung power na ibibigay. Nakagandahan ang pag naka-groove. Kasi sa mga napanood ko nga, pwede rin siya sa stock na clutch lining. Sa akin kasi iba na eh. Kasi ito yung binigay ni JC sa akin. Na tinetest ko pa hanggang ngayon kasi bala ko mga 10,000 kilometers bago ko to i-review itong clutch lining na to, itong Gecko 8,800 pa lang natatakbo ko, parang 7,000 ko to kinabit eh. Nasa 1,800 pa lang, pero okay naman siya yung lining ni JC. Pero yun nga, pwede nyo itong gamitin sa stock lining itong thread type na groove ng speed tuner kasi manipis lang naman siya, so match siya dun. Wag lang siguro sa matitigas na lining na aftermarket, yun yan sinasabi ko na baka hindi siya pumakat masyado or hindi siya maganda, hindi siya match pag sobrang tigas ng lining. Pero hindi ko alam ha. Pwede nyo naman niya itanong sa mga seller ng speed tuner kung ano yung match talaga na lining. Ito sana na-try natin sa Gecko lining. Okay siya. Flash and dragging noong lumapat na. Pero noong una meron talaga. As in, may dragging noong una. So normal naman daw yun, sabi ni M. Kinausap ko rin siya noong nakaraan eh. Na sa una raw, pag hindi palapat, medyo magdadrag ng konti. Pero pag lumapat na siya, okay na, maganda na yung kapit niya.
Pero syempre, aalagaan nyo rin sa linis. Hindi man porke naka-group na kayo, hindi na magdadragging yan habang buhay. Once na dumumi yan, yung clutch lining, nalagyan ng mga debris ng belt, yung mga itim-itim, mga gabok. Pag naipon yan dun, sa sobrang dumi yan, magdadragging pa rin yan. Kaya kailangan, aalagaan mo ng linis. Siguro every 3,000, 5,000 kilometers, palinisan mo na yung panggilid mo. Karimbawa, galing kang long ride na napakalayo. Tapos birahan, yung mga top speed ka lagi, full throttle. Siyempre, pag ganun takbuhan mo, mas mabilis makakayas yung belt. Kaya kailangan lilinisan mo. Or palilinisan mo yung CVT mo para matanggal yung mga dumi. So, yung mga link ng mga ginamit kong tools, yung bell, kaso hindi ko lang kung mabibili nyo yun ng ano, meron na may group na yung wala na swap, pero tingnan ko na lang sa Shopee. Labo Store ang seller niya sa Shopee, ang official niyan eh. Pero kung sakali nga kung may malapit sa yung speed tuner o kung taga dito kayo sa Pampanga, lalagay ko yung link ng Facebook ni M Speed Tuner Pampanga para sa kanya kayo pumunta, sa kanya kayo bumili. Or kung wala, magpa-order kayo kasi lagi naman siyang kumukuha ng mga piyesa ka doon kay Maso. 550 ang presyo nung pagka-swap sa bell nyo na may powder coat na, yan, kagaya ng sa atin. As yun, kapag wala daw available na may powder coat, 350 lang swap sa stock bell nyo. Basta okay pa yung bell nyo, wala pang gewang, wala pang ano, damage. Pwede nyo i-swap yan. Hanap lang kayo ng speed tuner na seller sa inyo na malapit. Or kung taga dito kayo nga kay M. David, Speed Tuner Pampanga. So all in all, okay siya para sa akin kasi ramdam ko na mas makapit talaga pagka nag-engage na yung clutch. Once na nabreaky na, maganda na yung kapin niya. Tsaka pagka dumudulo ka na, hindi siya dumudulas kahit naka full throttle ka. Kaya okay to para sa akin itong tread type ni Mickey Maso na bell. Dito ko natapusin yung vlog, diretso na kami nito ng Bulacan. Sana wala nang putek-putek doon. Nakaraang kasing umuwi ako, galing akong Laguna. May part pa doon sa palit na ano eh. Hindi pa gawa yung kabila tapos maputik. Sana gawa na ngayon.